Welcome to my channel. This is my first video. So today, tuturo ako about hydroponics. Okay, let's start. So, ito ang aking recycled na bote. Water bottle. Tanggalin lang natin yung label. Then, ikakat natin yung top. Same size ng ating cup. Dapat sakto siya na hindi siya malalaglag sa loob or dapat nakasabit lang siyang ganyan. Okay, so may kita niyo yung mas maliit na bilog sa taas. Doon natin siya ikakat. Okay, so ito na siya. Nakat na siya. Cutter lang gamit ko. So, dapat sakto siya sa ating cup. Yung hindi siya malalaglag, okay? Kasi may parang lock dyan. Hawakan. So, dapat sobrang sakto siya. Okay? So, next, lalagyan natin ng seedling itong cup. So, meron ako ditong coco coir. Lagay lang natin sa cup. Siguro mga 1/4. So, kung napapansin nyo, itong cup ko ay may hiwa sa gilid. Dito lalabas ang kanyang roots. Tulad nito. So, i-cutter nyo lang din yung gilid niyan. Apat. Apat na hiwa. Ganito yung itsura sa ilalim. Okay. Hiwain nyo lang. So, yan. Lagyan natin siya ng coco peat. Okay, so yan, may coco peat na. And then, ilalagay natin yung ating seedling. Sa pagsiseedling, always remember na pwede siya ilipat, i-transplant pag may, may two sets of true leaves na siya or one set of true leaves. Okay, so ilalagay lang natin sa loob. Para ka lang normal na nagta-transplant. Ayan. So, normal na transfer lang. Ayan, pag naka-transfer na siya, pwede mo na ilagay dito sa ating bote. Yan yung itsura niya. Siyempre, hindi pa tutapos kasi lalagyan pa siya ng water. So, okay, meron ng water tong bottle natin. Nakikita nyo naman yung kung hanggang saan yung tubig. Dapat ang tubig ay hanggang dito. Na tamang nababasa yung cup natin kasi hindi pwede matuyo ang ating seedling at coco peat. So, testing muna. Ayan. So, mahalagang sakto yung butas nyo sa bote para maganda yung hawak niya sa ating cup. Ayan. Yung itsura niya. May nakadip na konti. Na water dito sa ano natin sa cup para mag-moist pa rin yung ating coco peat. Hangga't walang lumalabas na roots, i-maintain lang natin na nandun yung water sa cup. Okay. So, syempre, di pa nagtatapos diyan. Lalagyan natin siya ng solution. So, meron akong mga solution dito, nutrient solution for hydroponics, Snap A and B. So, unahin natin ang Snap A. Hindi sila pwede maghalo ng walang water. So, remember natin yun. Maglalagay ako ng 5 ml. 5 ml gamit tong syringe dito sa snap. Okay. So, yaan muna natin siyang lumubog yung nutrient solution dito sa water natin. So, next, ito namang Snap B. Nisan ko lang saglit tong syringe kasi isa lang yung syringe ko. Para hindi sila maghalo. Bawal sila maghalo ng walang water. Okay, same amount. 5 ml lang din. So, ito ay 7 liter bottle. Tig 5 ml na Snap A and B yung ginamit ko. So, ang normal na ratio niya,
is 25 ml per snap A and B sa 20 liter as 10 liters na water. So mas konti yung ginamit natin dito kasi isa lang naman yung ating halaman, itong lettuce. So simpleng-simple, ilagay niyo lang siya diyan. So ito, syempre clear siya. Hindi siya pwede nang clear lang, lalo na pag maaraw, lulumutin yung loob. So, nung una kong ginawa, nilagyan ko ng foil to. Kaso parang medyo magastos kasi nasisira siya. So, next na pwede nyong gawin, pinturahan nyo siya ng Venetian red. Color paso to. Parang itong ginawa ko dito. Pinturahan ko siya ng latex paint na Venetian red para magmukha siyang paso. Dito, may iwasan natin yung lumot, paglulumot sa loob. Tapos, pwede rin naman kung ayaw nyo magpintura, pwede rin tong insulator. Mga gamit na insulator, yung nilalagay sa bubong. Or kahit bumili kayo, tig 30 pesos lang yata to per meter. So, ilalagay nyo lang siya dun. Para lang hindi siya maarawan. Tsaka, insulation din from the init. So, ayan. Ganito na itsura niya. Okay. So, magkaraan ng mga isang buwan or 25 to 33 days, ganito na siya kalaki. Ito ay lettuce, eaten lettuce from seeds. So, pat makita niyo yung roots niya. Maganda. So, sa pag-hydroponics, iiwasan natin ang root rot. May iwasan to pag sakto lang yung babad ng roots mo sa water. So, may kita nyo dito, natuyo na yung water niya. Hindi na tumatama sa cup. Yan ang pinakasakto. Saktong nakababad lang tong roots natin para hindi siya ma-root rot. Ano nga ba ang root rot? Ito yung pag-garat ng ating mga ugat. Pagpamumulok ng ugat na sobrang nakababad sa tubig. So ngayon, yung dulo lang yung kailangan mababad sa nutrient solution natin. Ito, pwede na ito i-harvest kasi almost 1 month na siya. Ang pag-harvest ng lettuce ay dapat isakto sa maturity date. Ang maturity date ng lettuce ay 25 to 33 days. Pag lumagpas ka dito, papait na siya. Ayun, so dapat sakto lang. Ang direct sunlight nito ay 4 to 5 hours ang minimum. Pero itong lettuce ko na to ay maghapon siya nasa arawan. Pag nyo lang kakalimutan lagyan ng insulator para hindi siya gaanong mainitan at mabawasan ang pagdami ng lumot sa loob. Okay, so yun lang. Napakadali lang gumawa ng lettuce hydroponic setup. Kayang-kaya niyo to.